Good afternoon mga subscriber, followers. So ngayong hapon, isi-share ko sa inyo how to make the crispy lechon kawali. So meron tayo itong karne. Ayan, yung yan. So ituturo ko sa inyo kung paano gumawa at kung paano pa-crispihin at pasarapin ang ating lechon kawali. But before that, doon pala sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe, like, and share para makatulong na rin tayo doon sa mga taong mahilig magluto-luto at saka makatulong na rin tayo pagdating ng araw kung ano ang kalalabasan, kahihinatnan nitong YouTube channel natin. So, let's go! Ito na, first tip natin, ito, nagpakulo tayo ng tubig. So, lagyan natin ng ginger, tubig. Garlic. Saka meron tayo rito paminta, laurel, dahon ng paminta. And the next is yung meron tayo ritong salt, sea salt and black peppercorn. So, nalang natin dito. Put natin rito. Of course, meron din tayong lemongrass. So, ilagay na natin yung pork natin. So, pakuluan lang natin to. Medyo marami-rami. Ayan. Mag-additional tayo rito ng a little bit of salt. And then, pakuluan lang natin hanggang sa lumambot yung karne. 40 minutes, 30 minutes. Depende sa meat na nakuha natin. Kung medyo bata-bata pa yung karne baboy, so mabilis lumambot yan. So, yan ang first tips natin. So, dahil ang menu natin ngayon is lechon kawali, so, parisan natin ng salad para balance yung nutrition sa katawan natin. So, gagawa tayo ng kaunting salad. Si garden salad. So, meron tayong iceberg lettuce. So, ganito lang gawin natin. Para mamaya pag luto na yung lechon kawali natin. Lagay na lang natin dito para ready na sa hapunan.
para makakuha kayo ng idea kung ano ang tama na maging balance yung nutrition sa katawan natin. So, may karne baboy, siyempre may salad, may gulay tayo. Tayong sweet pepper, hindi ito manghang, matamis ito. Tomato. So, tanggalan na natin ng seeds kasi hindi maganda yung may seeds. Kahit anong cut, what size, what kind, ng forma, nasa iyo yan, bahala kayo. Okay, ganyan. So, isang kamatis lang kasi ako lang ang kumakain ito. Of course, may cucumber tayo. Parang di na ako makapag-antay ah. So, ito na. Ready na yung salad natin. Dahil medyo matagal pa, pinapakuluan ba natin yung karne baboy? Tsaka pipirtuhin pa natin mamaya. So, kung mainam, takpan muna natin ng plastic, tapos lagay natin sa refrigerator para ma-preserve yung ano niya, yung pagka-presko ng salad natin. Kasi, tingnan niya. Yan, napaka-presko. Diba? Thank you.
lagay muna natin dito. E-check na natin yung karne natin na pinakuluan. So, titingnan natin kung malambot na. There we go. So, gaya doon sa mga naunang video ko, alalahanin natin, pag nagbukas tayo ng nakatakip na mainit na sinasalang natin, hindi papunta rito ang bukas, kundi papunta roon for our safety. Like that. Papunta roon. Okay? Mukhang malambot na. So, susubukan natin ngayon. To make it sure, tusukin natin ng fork o tinidor. Oh, malambot na nga. Okay. Ready na to siya. So, i-open na natin. More than 30 minutes din na pakulo natin. And it's low fire only. Yung parang simmer lang siya. So, ito na. So, hayaan muna natin na makatulo siya hanggang sa lumamig. Saka ulit natin lagyan ng timpla. Okay. Proceed na tayo kasi malamig na yung karne natin. So, lagyan na natin ng asin at saka black pepper. Okay. Of course, hugas muna tayo ng ating kamay. By the way, nagpainit na pala ako ng mantika para turut-ritso yung ano natin. So, asin. Black pepper. Itong ganito, pwede na ito pang pulutan mga guys. Ganun lang kasimple. Asin at saka paminta lang. Wala nang ibang ano kung pipintuhin na natin.
By the way guys, baka magtaka kayo na kasirola ang ginamit natin kasi ang menu natin is lechong kawali. So magkasalungat ano. So lechong kawali pero lulutuin ko sa kasirola. So ganito kasi 'yon ang purpose nito. Kasirola ang ginamit ko kasi medyo maliit yung circumference niya para medyo tipid tayo sa mantika. So kung sa kawali kasi malapad. So kailangan ang lechong kawali medyo pag nagluto tayo ng lechong kawali, medyo nakalubog ang karne sa mantika. So mag-umpisa na tayo. So medyo malakas ang apoy nga natin. Baka makiawa yung mantika sa atin. Alright. Malapit na maluto yung unang salang natin. So, while nag-aantay tayo na maluto yan, maluto yung ano natin, yung lechon kawali natin. Gagawa tayo ng ordinary sauce lang para dyan. Pero pwede naman talaga dyan gamit ang ketchup, Mang Tomas, ano pa dyan, yung HP sauce. Okay naman, walang problema. Pero ako gagawa ko ng sariling sauce ko, yung sawsawa na medyo komportable sa akin. So, ito. Meron tayong isang lemon. So, pigyan lang natin. Ayan. Para makakuha kayo ng idea kung anong klaseng sausawan mamaya. Malapit na maluto yung unang salang natin ng lechon kawali. Yun tayo. So, hihain lang natin ng maliliit.
balik pa rin natin yung itong kawali natin. Ayan, malapit-malapit na. Napaka-crispy. So, lemon at saka onion. At saka soy sauce. Yun lang. Pero kung gusto nyo yung ano, gaya ng nasabi ko, yung as this, ketchup or HP sauce, pwede naman. Ang tumas. So, sa akin kasi ito lang. Kung may spring onion, mas maganda pa nito kung may spring onion. Malapit na. It's very close. Look at that. Lakas-lakasan natin kaunti ng apoy. Yan mga guys, makikita natin yan, yung parang halos hindi na siya gumagalaw, wala nang bula masyado, kahit medyo malakas ang apoy. So, isa lang ang ibig sabihin yan, luto na siya, crispy na siya. So, yan ang sikreto kung paano magluto ng lechon kawali. Prepare na natin ang ating salad. At saka yung lechon kawali natin. So, wow! It's crispy! Napaka-crisp mga guys. Wow! Ayan. So, ready na yung lechon kawali natin with garden salad. So, itong sauce natin, nandito na rin. Ready na rin yung sauce natin. Siniparit ko lang kasi, ano naman, sayang kung hindi maubos. Kaya, siparit lang muna. So, ready na! Ito na yung lechon kawali with garden salad natin. Alright? So, sana may natutunan kayo ngayon sa tutorial video ko. Kakuha kayo ng idea.
So, kung hindi nyo masyado nasundan, just keep on watching again, pabalik-balik para matuto kayo kung ano ang tama talaga. So, i-remind ko ulit sa inyo, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, just please subscribe, like, and share para makatulong tayo sa darating na panahon kung ang YouTube natin ay medyo tumaas na ang viewers at saka maka, kung ano ang mandat na nitong channel natin. So, makatulong tayo sa iba. Hindi lang sa kung anong tulong. Dagdag na rin kaalaman sa mga taong gustong matutong magluto. So, yun lang muna. Ingat, mga kababayan!